Ito ang huling sandali ng dalawang maamong aso na yan bago sila lusubin ng sangkatutak ng mga pulis dahil lang sa maling akala. So panoorin natin yan. O di ba? Yan yung nasa loob ng train. So I think pauwi na sila and makikita nyo naman na there is no any signs of aggression. Tapos napakaamo nila sa kanilang owner. And dito mo talaga ma-realize kung gaano kaalaga yung owner sa dalawang cute na alaga na yan. O, di ba? Ang sweet-sweet talaga. Tapos parang mapapaiyak ka kasi parang huling sandali na yan. And meron pang isang video sa train. O, di ba? There is no really signs of aggression. Parang maamo talaga silang dalawa in front of sa mga ibang strangers or passengers sa loob ng train habang papauwi sila sa, I think if I'm not mistaken, sa boat. Ayan, no? Pero yan na yung huling sandali na makikita natin na buhay ang mga alagang hayop na yan or alagang aso, I should say. Diba? At nasira ang buhay ng dalawang alagang aso na yan dahil sa eksenang ito. So, uulitin natin yung video ha. Makikita nyo yung reaction ng babae. So, parang there's something off, no? At eto na. So, makikita nyo dito na sangkatutak ang mga pulis na dumating and sinundan nila at sinugod si kuya kasama ang kanyang dalawang cutie doggies. Tapos, mukhang may mga nasabi si Ate Karen na nagsisisigaw kanina na napaniwala agad yung mga pulis without considering kung totoo nga ba itong pinagsasabi ni Ate Karen. So, ang nangyari, naniwala talaga sila, sumugod talaga sila, and ang dami nila. So, ang initial reaction mo talaga kapag biglang susugurin ka ng mga andaming tao is masyashock ka, magugulat ka, matatakot ka, no? May intimidate ka. So, it is a normal reaction yung mga alagang doggy-doggy na yan na syempre nasa defense mode sila eh. Kasi bakit ang dami at dapat sumusugod itong mga pulis? And syempre si kuya, he looks so terrified, hindi niya alam ang gagawin niya, takot na takot siya, bakit ano nangyayari? Yung mga ganun na eksena, tapos itong mga pulis, very aggressive sila, grabe as in. At pakinggan naman natin ang sinabi ni kuya tungkol sa insidenteng yan. Honestly, hindi ko masyado maintindihan yung slang ng English niya, no? Kasi British UK yung English niya. Kaya nag-rely din ako sa mga prompt or yung subtitles ng sinasabi ni kuya. Let us try to possibly analyze the other side of the story. So, ayan yung babae na nagsisisigaw, napaka-hysterical. Ibig sabihin, mukhang hindi okay ang kanyang mental health or emotional health.
or even psychiatric help. Ibang-iba yung pagkasigaw niya, no? Parang there's something, she is kinda like disturbed. So siguro ang magiging defense niya na she might have thought na she perceived na merong threat. Threat towards her or threat towards sa kanyang alaga. Kaya siguro tumawag siya sa mga police parang believing the fact na aggressive ang mga aso, which is not. And ang medyo off dito is ang daming sangkatutak na police ang sumugod without knowing yung mga facts. Bakit tumawag at bakit ganito ang sinabi ni Ate Girl? Ito ang mga possible lessons na pwede makuha natin sa video na ito. So, ang pinakauna sa lahat is huwag maniwala. Kasi dito tayo minsan napapahamak, especially sa mga nasa serbisyo. For example, pag may na-receive kang reports na aggressive na aso, uy, asan yung aso? Psh, psh, psh. Tapos, biglang hindi lang pala yung aso ang napahamak, kundi pati yung owner niya na parang natamaan siya ng, oh! O, diba? So, napahamak ka nang wala sa oras. Number two, is verify all sources of information. So, ito will help you determine kung ano nga ba yung totoo, kung legit nga ba yung report na to, o baka naman nagkakwento lang siya. So, dito mo madidiscover kung nagsisinungaling ba or gumagawa ba ng kwento itong taong to or may problema sa pag-iisip itong taong to. So, for example, pag nakausap mo na yung reporter or yung nag-report ng incident, bakit mo to nasabi? May pruweba ka ba? Paano mo nasabing ganito ang mga asong to? Bakit sila aggressive? Yung mga ganon, at least kung ano man yung pwedeng lumabas sa bibig niya, kung may evidence ba talaga siya, such as mga video na makakapagpatunay na totoo yung sinabi niya, at least thorough investigation will follow right after responding to the scene, o diba? At ang pangatlo, kausapin mo yung taong na i-report. Tignan mo kung ano nga ba ang useful na information na pwedeng makalap nyo bago gumawa ng action. So, hindi lang naman ito applies to mga nasa serbisyo, kundi yung mga kasama mo na involved sa mga nagchichismis na sinisiraan ka daw, syempre, i-confirm mo sa kanya kung ano yung mga pinagsasabi ng taong ito, kung totoo nga ba, ano nga ba yung talagang istorya, bakit sinabi ng taong ito na mabaho daw ang aking kilikili. Yung mga ganun na chismis, kaya yes, para at least magkaalaman na both side A and side B or even side C. So, story time, no? Mapa-workman o kaya sa mga friends, kapag may mga nare-receive ako na parang kwento, especially kapag involving me, involving friend, na sisiraan ka, parang ang initial reaction ko lang is, talaga, yung ganun ako. Kasi, syempre, gusto ko rin malaman talaga yung totoo na kakausapin ko yung taong ito kung bakit niya nasabi ito against me o kaya tatanungin ko bakit ganito yung nagiging issue. So, at first, okay, sige, sabihin muna natin yung mga chismis about me bago ako kumilos. So, you need to collect valuable information and then itong information na ito, ayan, pwede mo lang gamitin para to confirm or to verify. So, if ever man na totoo yung sinabi niya, tatanungin mo kung bakit niya ito nasabi. So, ganun, di ba? Bakit niya ito ginagawa? Bakit may atraso ka ba sa kanya? May ginawa ka ba sa kanya? Kung bakit niya sinasabi? Ayun. Tapos, kung meron din nga na pagkakamaling nagawa ka, edi syempre mag-apologize ka kasi hindi mo na-realize na nakasakit ka pala ng ibang tao. Pero kapag wala namang katotohanan, syempre magbigay ka na lang ng advice kaysa awayin mo na next time dahan-dahan ka muna sa pagbibitaw ng words kasi hindi mo alam, pwede yung makadagdag bawas sa ibang tao and pwede yung makakreate pa ng additional problem. Ayan. So, ganun lang naman yan eh. And yes, this is very relatable sa case na yan sa pagre-report. Hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. So, always remember na verify all information na nare-receive mo bago ka mag-react
or bago ka gumawa ng aksyon. And huwag ka lagi padalos-dalos sa mga decision mo. Okay? So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.